introduce natin si Bogs Peralta, na feature na natin siya before doon sa kanilang sa kanyang cattle farm. Cattle farm. But this time, tabako po yung pag-uusapan natin, and kagaya na nasabi ni Bogs, mag-relearning tayo. Relearning. Bogs, anong ano to? Anong ito ba yung lower leaves or ito na yung Mga kinukuha na nila, ito na yung mga top leaves dito. Top leaves na to. Iba yung ano niya, makikita niyo iba yung tusok niya compared sa ano, mas mahaba. Ah, ito nga ba oh. Tapos yun, makikita niyo mas ano siya, mas malaki compared dun sa lower leaves. Mm-hmm. Ang lower leaves is smaller. Smaller siya. Oh, I see. Yung mga makikita niyo diyan na nakasabit na mas maiksi, yan, yan yung mga lower leaves. Oh. Ito yung mga ano, share ko sa ano sa Facebook, tapos yung mga lumaki dito na ano na experience sila na makitusok nung bata sila. Nagugulat sila. Nostalgia talaga sila. nagtusok din ako nung ano nung bata ako. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Ang na-experience ko, hindi ka na-experience sa magtusok. Ang na-experience ko yung dried, yung tatanggalin mo yung nasa gitna. Ah, okay. Kasi dun sa Rosales ng araw, ang daming ano yung... Madami diyan yung malalaki na ano na buyers. Apo, tita. Tapos doon tatanggalin mo muna yung itong ganito niya. Apo. Ito tatanggalin mo to eh. So ito lang yung may iwan. Anong ano ba 'yan, Uncle Lito? Anong variety ba 'yan yung tinatanggal yung ano? May dati yung 'di ba nung araw yung sabi nila mag-eat. Yun yung mga ano na siguro tito, yung nasa processing stage na talaga. Mm. Kasi kami, since kami production lang, yan, focus namin is yun, ibibenta namin per kilo kasama na rin yung stick niya. Mm-hmm. Tingnan mo, nagkaroon sila ng livelihood. Tingnan mo yung ano, before niya tusukin, nagsusort siya. Ayan, pinipili. Ano yung sorting niya dyan, Bogs? Ito, si Honey. Yan, pinipili ni Honey yung ano niya, yung... leaves according to sizes. Yung size, oh. Kasi hindi mo pwedeng, yun, yung mga buyers din talaga, yun, talagang, ano din, titignan nila isa-isa yan, eh. Oh. So, titignan natin kung ano yung, ipagsasama-sama yung magkakasize dapat. Mm. So, meron tayong, ano ngayon, ilang, ano, tatlong klase, ano, ang kalito, tatlong klase ng batok. Ipagsasama-sama namin yung standard, yung meron yung oversize, meron yung standard, meron naman yung below yung standard. Yun yung ipagsama-sama namin. Ito kaka-harvest nila to? Yes. Sophia, pakita mo yung kaka-harvest nila. Ito yung kaka-harvest nila. Ang isang problem din kasi, usually, pag kunwari hindi mo nakuha yung tamang classification, ang in most cases, yung buyer, syempre, aatrasan na nila yan. Ang sasabihin ng buyer, bibili na natin yan according dun sa pinaka-mababang classification. Which is lugi ka kasi lugi may ka nasamang na. Malalaki dun. So, very very crucial itong ginagawa ni Honey ngayon na pag-sort out nung ano, yung mga leaves. Kasi at least ito, madali na para sa buyer. Pagdating ng buyer dito, makikita niya na yung magkakasize yun, magkakasama na sila. Yun talaga yung key, you really have to follow yung quality. Yan, last year, yan, nagpatulong din talaga kami sa labas, yung talaga marunong sa classifying. Itong si Honey ngayon, ano siya actually, ano ni asawa ng anak ni Uncle Lito. Ah, okay. Kumbaga, yan, natuto na lang din siya. Tapos ngayon, siya na mismo yung nagka-classify. Mm. So, yan, small improvements, pero yan, over time, yan. So normally ang work nila dito, ano oras nag-start yung itong sorting and ano? Anong tawag dyan yung gaganon nila? Yung sorting, ano, ito well nasa kanila kasi nasa ano naman yan eh, per stick basis yan eh. So minsan meron yung mga neighbors din dito na parang yung gusto lang makitusok yan, makikitusok sila. Pwede rin. So open for all yung mga gustong makitusok.
Si Uncle Lito, yun. Sila ni Honey, titignan na lang nila kung tama yung pagkakaano. Pero ginagawa niya, sinusort out na niya para at least madali. Para wala nang mistake dun sa magtutusok. Yes, para ma-avoid na niya. Yung quality control na before pa magtusok. May quality control talaga po. Tapos binibilang po yan. Kuya, binibilang ko ano yung tinusok mo. Itong pardo talagang very ano, particular yung mga buyer. Kailangan talaga binibilang natin yung dami ng ano, ng leaves. Yung dami ng leaves. Yun po talaga yung ano, yung important sa kanila. At least dapat talaga nasa ano siya, 30. Kasi kung makita rin nila na yun nga, pag nakita nila na kulang, oh, yun na. Doon na magkakaroon ng ano, baka lower yung classification. So kami, we see to it na dapat talagang 30 yung ano, yung nakapasok. Itong sa liso naman, hindi ka anong ano, kami naman is i-maximize ko ano yung kaya ng isang tusok. Kasi per kilo naman po siya. So yung okay. Ito yung target ni anong diyan is yung ilagay lang as many leaves na kaya ng ano, ng tusok. Kasi later on ang mangyayari diyan, ano yan per kilo na. Per kilo. Ang galing oh, may siyang ano, may linalagay siya na matulis. Ayun oh. Hindi niya kaya, no? Ayan. So, may itutusok siya. Galing. Yung mga ibang tito at tita nga dito sa Balungaw, parang sabi nga nila, nung bata daw sila, may sarili silang tusok na yung, kumbaga. Kasi ano din, eh. Siguro added ano din, yung parang kung kunwari gusto nila ng pangbili ng ano, yung or extra baon, may kitusok sila noong araw. So, Bugs, malaki potential. Malaki yung potential. Pwedeng yung mga taga-Balungaw eventually ay pwede na lang tignan para i-consider magtanim ng tabako ulit. Opo, pwede naman. Pwedeng ano. Kasi meron namang, ano, meron namang market eh. Meron namang buyer. Yun nga lang talaga is grabe rin talaga yung, ano, yung labor, yung trabaho. Matrabaho rin talaga siya na process. Pero in the end, ano naman siya? Worth it naman. Pero yun din, yung first time na magtatanim, talagang, ang dami rin talagang matututunan. Ang daming tuition fee. Ano bang mga mistake mo nung una? Mga common mistakes na... Common mistakes namin nung una. Yan. Oh. Yung manual weeding, yun, pwede mo palang iwasan by using... May herbicide for that eh, na ilalagay mo para patayin niya yung mga broadleaves. Tapos ngayon medyo na mechanize namin yung manual weeding instead of manual weeding meron kami yung parang maliit na ano na parang kuliglig na dumaan in the middle and ang yung last time late kami nagtanim so naabutan kami ng ulan at some point so meron yung mga nalalasing. Tapos, pero I think this time hindi ka magkakaproblema kasi El Nino. El Nino, yes. Good time for us. So kami naman, gusto namin magtanim ng mas malaki next year kasi nakita naman namin na yun, pag ginawa mo naman ng tama, it's gonna be more and more profitable. Dahil andito na lahat ng ano, yung initial na capital investment eh. Yeah, ilabas mo na lahat. Ang question now is, what if next year hindi ganito ka-favorable yung conditions for tabako? Doon kami magpre-prepare. Kaya hindi lang kami nagpo-focus sa isang crop kasi malay natin, 'di ba, magkakaroon ng itong Northern Luzon talagang tinatamaan ng bagyo. So dapat meron tayong alternative na crop like corn. According to forecast until next year, ano eh, El Nino. Ay tama. El Nino pa rin. El Nino pa rin. So, 'yun yung magiging focus namin. Mag-focus po talaga kami sa expansion ng ano ng tabako tapos pero maglalagay pa rin kami ng corn kasi hindi rin natin masabi. Hindi natin masabi anong mangyayari next year. Mabuti na may dalawang crop ka. Yes, para prepared. Kasi mas sensitive ito sa ano eh, sa corn. Eh. Oo. Mabutan ka ng bagyo, malubog yung area na ano tinataniman mo. Mm-mm. Pwede mo wash out lahat ng ano, yung pinaghirapan na pinaghirapan nyo ng partner farmer mo. So, magsasabit po sila nung... ano yung natusok na. Ay, bagong sabit lang to. Bago ngayon lang po yan. Dapat talaga marami kang kawayan pala.
Ito yung isang ano din, matrabaho din yung mag-source out din ng ano ng kawayan. Ng kawayan. Ng kawayan. Pero marami namang kawayan dito sa Balunggawa. Ah. Naubos na rin. Yun din kasi yung iba ginagamit din nila for ano nila, yung personal for vegetable. Yung personal use din nila. Tapos yung mga areas naman, yung property namin sa bundok yun, na nagamit na dito lahat. Maganda pala ang business ng kawayan. Mm-hmm. But itong na-harvest na leaves na tinusok, gaano siya katagal dito sa drying stage? Drying stage, abutin din ng ano, less than, ano, wala, hindi tayo abutin ng ano, diba, 3 weeks, diba? Wala, parang two weeks lang tapos isa-stack na siya. Ah. Dry na dry. Ito na yun, itsura niya after 2 weeks. Yan yung ano, ito na yung mga liso. Pero yung, itong batok na tabako, same din yung ano, itsura niya. Yun nga lang, mas malalaki. Mas malalaki. Compared to pero mga 2 weeks din, yung, ano, yung din. Drying. Mas makapal, itong po kasi yung mga liso at saka kung po, sir, eh medyo manipis yung dahon po niya. Hindi katulad sa batok po kasi makapal. Makapal talaga. Mas makapal. Kaya nga yung mga bayan, pag minsan pag nakikita po nila na isisingit, talagang mapapansin po talaga na manipis. Kaya yun yung naging focus namin talaga, yung pagpapakapal ng talaga. Dahon. Yung dahon sa growing stage. Yun, aside from ano, yun kasi vary rin sa soil conditions. Hindi mo rin masabi kung ano. So naglalagay pa rin kami talaga ng mga ano, yung urea, ng complete fertilizer. Yeah. Pero yun, naglalagay pa rin kami ng ano, nagsispray pa rin kami ng ammo dyan. So, you're using ammo? Yeah, we use ammo. To support para maganda. Kumusta yung ammo? Yung ammo, yun, maganda talagang pinakapal niya rin yung leaves. Tapos pinarami niya rin yung ano, pinarami niya leaves. Yung leaves na high class, yung high grade. So compared sa last year, makikita namin na talaga mas makapal yung dahon namin ngayon. Ngayon. Which is mas gusto ng ano pag nakita ng buyer na makapal, oh, mas mataas yung ano nila, classification nila. Yung classification, yung presyo niya. Mm-hmm. Ano yung protocol mo in using ammo? Yung protocol namin is nagsispray kami every ano, every 7 days. Ito po yung batok kasi ito yung batok. Hindi katulad po dyan, medyo malikis. Oh, mas ano siya, kita mas ma, ano siya. Makapal siya. Makapal. Ilang beses ka na gumamit ng ammo? Right now, dito? For the, dito sa tabako? For dole cropping, nasa 6 times na gumamit kami for ano. Ah, yung... For this cropping cycle, for first to? For this cropping cycle, ito yung first na. First na. Pero ilang, 6 times mo siya ginamit? 6 times, yung 6 na spraying. Maano ka, matipid ka pa. Compared sa ibang ano. 6 times. Ano yun? Every, yan, every 2 weeks? Ang interval namin dyan is yan. Every 10 days. Yan. 10 days. 10 days. Tama lang. Dun sa base, dun sa recommendation nila. Mm-hmm. Yung, so, sinong market nitong liso? Itong liso, meron din dyan sa ano, Katabing Bayan, dyan sa Santa Maria. Na, marami rin kasi dyan na na-maintain nila yung hanap buhay ng pagtatabako eh. So, okay. Ang nangyari po dyan dito, yun. Ano din sila, consolidator din dito. Tapos, itong liso, alam ko talagang ginagamit nila as more of cigarette fillers to. Okay. Iba siya, hindi naman siya yung parang dun sa ano na talagang ginagamit as chewing tobacco. Yung native. Hindi ko mag-gets. Yung chewing tobacco, as in yung parang yung ginagamit ni Ramos dati, ganun? Hindi. Hindi, yung sa Highland sa ano sa Baguio sa yung inunguya nila yung ginaganon lang nila yung parang tinitwist yung karamihan yung iba naman po kasi ginaganga yung iba naman parang kay Konpo din kay Ramos din ang ginagamit yung Konpo sir kaya lang pili-pili na po yung po sir ay yung sigarilyo na ano nabibili sa tindahan anong ginagamit nila? I think ano na yan yung gamit eh. Virginia na or ano. Virginia or Burley. Yun na yung gamit nila. Okay. Yun yung mga tinatanim nila mostly sa Ilocos. Sa Ilocos naman yan. Pero dito, I think sa Virginia, kailangan mo rin kasi ng pugon. Oo, di may ganun sila. Yung, may mataas may na pugon. Ganun. Sa, I think sa parts na ano, na-mention ni, dun sa video ni, ano, ni Mir Gillian nun, di ba, na-mention niya yung yun nga talagang sa kanila more of Virginia. I guess yung ano continue natin doon sa kabilang side. Check natin yung ano, isang discussion natin. Tapos doon natin pag-usapan yung cultural management. Ah, okay. Okay. All right. Okay. Ano, nakalito. Punta tayo doon sa ano, sa kabila. Andun din po sa. Ah.
Ano ba to? San Marcelino ba to? Ito San Marcelino. Ah. Kasi San Julian, ano din, halos kadikit din. Kadikit lang yan. For seed production dito yung ano. Oh. Yung Syngenta. Syngenta. Karamihan sila ano into seed production. Oh. Ito yung kasabay ng tabako. Ito yung one reason but medyo mahirap mag-convince din ng farmers kasi meron silang alternative na seed production na binibigay talaga lahat ng inputs. Tapos mas madali talaga yung process talaga yun. Yun yung maintindihan mo rin naman. Yun nga lang, pag willing kang pagdaanan lahat ng ano yung process ng tabako, talagang compared sa corn, mas malaki yung kita niya. Ang tabako. Ooh. Gano'ng kalaki yung difference? Itong ano, si Uncle Lito, itong ano namin, yung isang... Pero ito more of ideal na to kasi doon sa ibang sites. Although kumita naman ng konti, may mga naging mistakes kami doon. Oo. Kaya itong si Uncle Lito, yun, yung produce namin last year, nasa 260,000 isang hectare. Kaya niya. Net na yan? Yun yung net niya. Oo. Tapos, ito yung ano, yung tractor namin sa farm. Actually, hindi namin mais yan ng isang kagawad dito. Oo. Na pinagkuhanan nila ng seeds. Na-harvest na yung seeds actually. Oo. Ang gagawin na lang, ang ginagawa namin, yung natira dyan na corn stover, sin-harvest namin, tapos pinapakain sa baka. Lalagyan namin ng molasses. Oo. Tapos, yan, mga preserve namin siya. So, pati yung dry, stocks no, na pinagbungahan, nagagamit. Nagagamit namin. So, throughout the dry season, hindi na kami gaano natatakot na maubusan kami ng pagkain. So, maraming din tayo mga kaibigan dito na willing naman na ano, ibigay din, i-share sa amin yung ano nila, uh-huh, yung natira na stocks. So ang ano niya, ang patubig niya, konting-konti lang. Yung patubig niya pag nag-watering ka sa tabako. Ano din dito? Maraming ano din eh, maraming beses din kami nagpapatubig. Kasi yung given yung panahon ngayon na El Nino. Oo. Unlike last year na talagang we could say na yung frequency niya parang 40% less compared sa ngayon. Ngayon talagang grabe, marami ring tubig. Marami talaga. Pero ayaw lang niya ng mag-waterlog. Waterlog lang yung problema. Oh. Yan, itong ano, hina-harvest namin gamit yung ano namin, harvester. Tapos yun yung ano namin, sa stock namin, stockpile namin, tapos papakain namin later on sa mga baka. So ito, alternative na ano, much cheaper way of feeding cattle compared sa ano. Oh. Compared sa silage. Sa breeding naman, mas ano siya, worth it kasi hindi pa sila ganoon ka-efficient mag-convert ng feed. Unlike pag nasa ano na sila, nasa 18 to 20 months. Okay lang yung nutrients nito na hindi bawas dahil wala na yung bunga. Kami nakikita naman namin na ano, maganda yung namimaintain nila na body condition. Pero yung cost to harvest compared sa ano, yung cost of production niya compared sa ano, sa corn silage. Oo. You could say na parang ano siya, 25% ng corn silage. Oo. So malaki yung ano mo savings compared sa pag ibibigay mo in the form of corn silage. And also yun, yung video feature niyo rin dito, may napulot din ako doon sa Julianas Cattle Farm. Yung kami, hindi lahat binibenta namin as silage. Yung ginagawa namin, yung ibang corn namin na binibenta namin for grain, papakinabangan namin yung stocks na natira. Pinapakain namin sa mga baka. Lalaki yan, oh. Yeah, ito yung ano. Ito. Yan, ganyan, kalalaki. Ipakita mo ako yan. Ganun mo nga. Ito yung galing sa personal na ano natin, ano, Uncle Lito. Ito yung mga galing doon, ano. Ito yung na ano niya na select niya na variety namin. Pero may mas magandang variety pa doon na testing namin na galing sa ibang grower. Wow. Makita. Tingnan natin. Mas maganda yung andon. Ito ang ginawa namin dito, yung last year actually itong ano, hindi kasing ganda ng performance nung kabila yung na-harvest ngayon. Okay. Kasi marami talaga dito na area na nalubog yung ano eh, nalubog yung tabako.
Pero kaya ang ginawa namin, pinili na lang namin yung areas na matataas, tapos yung mga lower areas na less ano sensitive. More doon kami naglagay ng ano, doon na kami naglagay ng mga ng mais. Pero tapos na kami mag-harvest ng mais, ang plan din namin diyan is magtatanim ng mais for silage. For silage na. Yeah. Same din dito sa tabako pag naani. Kasi short na yung time. Yes, they're short na yung time. Imagine mo no, kung marunong ka lang talaga, kahit na drought siya, may bagay na plant for that. Mm-hmm. Pag tag-ulan, may bagay na plant for may that. May bagay na plant for that. Yan talaga. Tapos yung timing. Timing. Yan, tingnan natin. Ang lalaki, no? May pruning ka? May top pruning ka? Top pruning yan. Nag-ano kami dito? Ito top pruning. Doon sa kabila yun, di na kami nag-prune kasi harvest na eh. Mag-harvest na. Anong purpose nun? Ba't mo kailangan mag-top pruning? Para lumaki itong ano, itong mga, yung batak na leaves niya, yung malalaki. Ah, ito, para lumaki to. Para lumaki siya. To make way. Sophia. Kasi para lumaki itong mga to. Ang mangyayari dyan, pag hinayaan nyo lang ito, magiging priority ng plant ito. More of ito. Tapos, oh, yung top niya na gano'n. Hindi siya gaano lalaki. Oh, I see. So, ang ideal talaga is yung parang ganyan, yung talagang malaki yung top. Ito kasi, mga harvest na rin po dito, so ano. Ganda, no? Opo, sir. Kung ganito po sana lahat ng variety po namin. Yun kasi doon sa kabila, parang naging assorted siya. Although, maraming daod na makukuha. Oo. Hindi yung ganitong consistency na ano, maraming malaki. So, ito yung gusto, ang target namin, ang ideal namin, parang ganito, next year. Dito kami kukuha ng binhi po, sir. Hopefully, may ano pa. Tignan. Or baka pati yung pruning mo, it helps na ano, lumaki na ganito. Malaking bagay talaga yung ano niya, yung pruning din dito. And then. Yeah, harvest na rin dito, di ba uncle dito? Kailan kayo mag-harvest? Sunod na rin to, di ba? Harvestable na rin to. Harvestable. Meron pang mga medyo ano, hindi pa ano yung ready lahat ano. Pwede na rin. Pero basta matapos po lahat 'yan. Yung basta meron yung pakita nga natin ang kalito yung ano. Yung meron yung mga ganito. Yung mga ano niya. Yung markings yung ganyan, yung indication din ano na ready na siya for harvest. Yan. So itong ginagawa mo, Bugs, innovation to. Itong ginagawa. Now, pwede pala from the traditional seeds, pwede kang makapag-produce ng maganda. Ito naman, galing to sa ano outside source actually ito. Okay. Pero itong kabila, yan, galing sa amin yan. Oh, okay. Yun nga lang, ang hindi namin nakuha dyan is yung uniformity, hindi siya the same. Oo. But dito lang din sa area yan, dito lang din sa nearby towns. Dito lang din, nearby towns. Nang galing. Sa ano, sa bandang Santa Maria. Oo, lapit lang. Lapit lang. So kami naman yun, gusto namin matutunan yung talagang proper ano, selection ng seeds. Yun yung natutunan din namin talaga sa ano, sa farming over time is yung kailangan makuha mo ng tama from the beginning eh. Oo. Diba? Parang kasi kung yung foundation pa lang, yung start pa lang, mali ka na. Mm-mm. Para ka nang ano eh, nagpapagod para sa wala yeah. Halos eh. Anong bugs yung mga management dito sa tabako? Management sa tabako? Yun talaga, yung kailangan talaga bantayan yung ano, yung pests, ganyan. May pests, no? Maraming pests? Yung pests, yun. Meron yung mga ano, uod, meron din yung mga flying na insects. So, kailangan mong gumamit ng mga yung tinesting naman namin din yung ano, nagtesting kami ng ilang plants na talagang purely amo yung ginamit namin. Kaya naman niya. Yun nga lang kasi dahil yun nag-add kami ng konting urea, medyo attractive din kasi siya sa mga yeah, ano, yung too much nitrogen. Normally pag mataas yung nitrogen, gustong-gusto ng mga insects. Yes, gustong-gusto ng insects. So paano mo minamanage yun? Kasi you need to put nitrogen, di ba? Yes. Yung amo, ang tulong niya dyan is talagang sin-strengthen niya yung ano ng plant. So, ng plant. Parang mas nagiging resistant siya. Pero kami, dahil parang gusto namin as much as possible na perfect yung leaves yun, naglalagay pa rin kami ng konting ano, konting insecticides to make up for yung nitrogen na ginagamit namin na attractive sa ano, sa insekto. Oo. Kami naman yun, kumbaga nasa kasi parang second year pa lang namin siya, so gradually yun, gusto rin namin i-lessen talaga yung ano namin, yung paggamit namin ng chemicals. Yeah.
So, gradual process kasi dahil sobrang high value din ng tabako, tapos grabe rin yung labor inputs. Uh-oh. Yung konting kagat din kasi ng insekto, parang paranoid ka rin eh. Matatak, maano ka rin eh. Yung feeling na nasayang yung effort mo. Kasi you have to wait another year para yun ulit, para yeah, makapagtanim ulit. So hanggat maaari, pag may nakita kang butas pagdating mo dito, no, kailangan natin mag-ano. First time kong makalapit ng ganito kalapit sa isang tobacco plant. Hmm. Ganito pala itsura niya. Ah. Pero kita niya ito. Itong part kasi medyo low portion siya ng ano. So ng yung soil, lower. Last year maulan, ito talaga walang nabuhay halos eh. Dito. May nabuhay po unti-unti lang, pero lahat ng leaves niya parang lobas na siya, as parang ano, as yung liso na, puro liso. Oo. Na. Parang kahit itong top leaves, may liso na rin siya. Liso pa rin. Tapos dati wala pa kaming knowledge about yung tamang herbicide na gagamitin. So, talagang lahat ito talagang inaano namin, talagang wini-weed namin lahat ng grass nung time na yon, last year. Hindi applicable ang mulching. Mulching 'yun. 'Yun yung in-advise din sa akin nung ano, isang consultant from All Certified Equipment. Na try namin mag-mulching, pero siguro for next year. For now, ang ginamit muna namin yung ditulak na ano eh, yung kaya yung weeder. Cost, syempre tataas ang cost mo doon sa ano, sa weeder na ano. Mababawasan naman yung labor. Mababawasan. 'Yan for 30k, tapos i-spread mo throughout ilang hectares. Oo. Oh, malaking savings kasi several hundred thousand din yung ano, para yung gagastusin mo para i-maintain yung ano, yung manual weeding. Yung manual weeding. So yun yung natanggal na namin dun sa ano namin, expenses. Okay, so aside from pruning, ano pa yung management? Yung management pa namin aside from yung pruning, meron yung mga tinatawag natin na yun, may mga saringit dun sa paligid. Ah, ito yung sprout. Ito yung mga sprout. Kasi nag-pruning ka, kaya mag-sprout talaga. Tatanggalin mo yan. Tatanggalin mo. Para i-maintain mo lang talaga yung leaves na yes, para talaga natira before ka mag-pruning. Sa big leaves. Tapos yun, yung regular spraying ng ano, yung regular spraying ng amo, yun yung additional, yung added dun sa management. At yung patubig. Ano ulit yung ano natin, ang kalita, yung dalas natin sa pagpapatubig, nasa every, ano, diba, kada linggo tayo nagpapatubig na ano? Once a week. Kada linggo. Masayalan siya, no? Gusto niya ng tubig, pero ayaw niya ng stagnant. Most, ano, tito, yan, sa experience namin, most plants, ganun, diba? Except for rice. Rice lang talaga except yung... Except for rice. Rice yung gusto niya talaga yung namababad, eh. Pero karamihan, ayaw nila yung sobrahan na waterlog. Yeah. So nag pruning, tanggalin mo yung mga sprouts para talagang malalaki yung dahon niya. Para malaki yung dahon niya. Weeding. Weeding. Okay. Yes. Fertilization, you mentioned yung nitrogen. Anong age yung naglalagay ka ng nitrogen? Naglalagay na kami ng ano, kailan ba 'yan ang kalito, second mga pangalawang linggo, 'di ba, naglalagay na tayo agad, 'di ba? 2 weeks na siya from the after transplanting. 2 weeks after transplanting. Tapos yung pangalawa natin, kailan ba yung naglagay tayo? Pagkatapos ng dalawang linggo ulit, ano, yung pangalawa. Urea pa rin. Ano na nitrogen yan? Pa rin. Mix ng ano, urea, mix ng urea, tapos meron din yung ano, yung complete, yung nilalagay namin sa simula. Tapos more of yung urea na sa pangalawa. Okay. Complete muna. Ilang bags kaya yung nagamit natin ang kalito, isang hektarya? Parang umabot din tayo ng ano, di ba? Mga kwan po sir, mga 15, ganun. 15, 15 bags. Pero hindi natin may ilalagay po lahat po yun. Ilan lang ang ilalagay niya? Kung lang po siguro po sir. Mga 3, ganun. Kasi yung matitira po kasi yung maliliit na kwan na... For support na lang. Dinadagdagan po namin. Yung mga para makahabol, yung maliit. Baga for support na lang yan. Yan, 15. Mas marami siya compared sa corn, yung ano din. Ang fertilizer. Fertilizer na ano, yung require niya. Mas matakaw siya. And then after twice lang complete, then night twice. Meron naman yung ibang urea and then wala na. Meron naman yung ibang approach din na yan dun sa ibang grower naman namin, si Uncle Manny yan. Isang beses minsan na niya nilagay diretso na. Pero time. dahil siguro yun ang focus, maliit lang yung area niya, as much as possible gusto niya na siya lang yung tao doon.
Para yung, kumbaga yung margin niya, mas malaki. Para diretso na siya. And then, ang number one na peste ay... Mas madalas, meron tayong mga ano, grasshopper, meron tayong mga talakitik, tinatamaan din ng talakitik, di ba? Tapos ah, doon tayo sa silong. ano pa yung ano, uncle ito, di ba may inaano din to, di ba? Uod. Uod. Madali lang naman i-manage yan. Yung mga insekto, peste. Yung mga insect yun, madali naman i-manage. Basta, ano, pag hanggang patas na pag ganito na kahit hindi na wala na yan. Kasi matigas na putik kasi yung daw. Oo. Hindi na kaya yung una. Ayun, ang gusto lang nila talaga yung mga ano, young leaves, no? Oo, po sir. Ito pala, may nakabilad din meron dito. Meron na tita. Ito. Ito yung mga liso nito. Yung mga lower leaves yan. Oo. Ito na yan, yung mga lower leaves. Sana kung mamintin po lahat, kaya lang matitira na pag ganito na po sir. Ganito nung talaga yung klase ng bato. Bakit? Pantal-pantal. Yun ang gustong-gusto na yung mga buyer. Gusto nila yung ganyan. Sir. Yung parang nag-crumple. Opo sir. May pantal-pantal. Yung bato po talaga. Puro. Yun ang gusto nila. Ito. Tama ba, kuya? Meron yung ano. Yan, ganyan ang gusto ito, nila. Pero ito, may konting ano yan, di ba, uncle dito? Medyo nag-chicharon siya, ano? Opo, sir. Medyo, pero nakarecover din po. Ito yung, nasobrahan naman. I think yun din yung isang kagandahan din ng ano, yung ginagamit namin na amo is yung pina-prevent niya rin yung tobacco mosaic virus. Aha. Yung pagkalat ng ano. Ang vector niyan, ang nagkakalat niyan is yung talakitik. Talakitik. Yung flying na ano, ikakalat niya yun sa buong field. So, yun yung ano namin. Yun yung na-avoid din namin by spraying amo. Oh. And then ilang days lahat from transplanting to... 106 days, 100 days, ganyan. So, pero... Na-harvest na total, lahat yan. Total, ano niya, is abutin din ng ano. It's a 4.5 to 5 month process. From the seeds yan? From the seeds. Yung pinaka-seeds niya. Yeah. More or less, mga 5 months. 5 months. Pero... yung time na nagpo-prepare sa seed bed tsaka ano, may ano standing naman, crop ka pa. May standing crop pa. So hindi naman totally na ano, yung parang mababakante yung lupa mo dahil doon. So immediately after nung ma-harvest mo yung standing crop, land prep ka immediately. Land prep. Gagamit yung tractor na yun, meron din kaming ano, gagamitin ng manure spreader. Kakalatan namin ng manure ito. Tapos yun, land preparation agad. Ayan. Itong klase iba po sir. Ito iba naman. Iba-ibang variety. Magkaibang variety? Opo ka sir. Mas gusto namin yung uniform, yung parang ganoon sa kabila. Mas mahaba pera lang medyo yung daon po niya, hindi masyadong malapad. Ito mas malapad to. Opo sir. Mas gusto ng buyer itong ano, 'di ba? Itong mas gusto nila yan. Kahit dito po sir. Ito rin, same din. Pero din. Pero ito kasi pag sa itsura mas magandang tingnan to eh. Opo, sir, mas maganda po. Kung bali tatlong klase na lang kwan niyan. Din punla na naibigay ko nila. Kaya... Siguro mag-iba talaga kasi open pollinated nga. Kaya mag-iba talaga. Opo nga sir, hindi katulad po namin naman doon sa NTA, linalagyan mo ng support yung bulaklak po niya para hindi makapasok. Okay. Tama. So, hindi magagawa po namin. Kada limang araw din tinitignan namin, inisprint po namin kapagkat ibinabalik na naman ulit. Hanggang ma-harvest na po yun. Kaya yung diba, next. May ano kami. Perfect nyo rin. Kumbaga may ano yan. Every ano naman, may konting tuition fee. Pero not bad for this is the second cropping cycle. Second cropping. Not bad. Yan, pero ano din. Siyempre, Tito, yung malaking shortcut din yung knowledge din ni ano dyan, ni Uncle Lito sa, ano, sa pagtatanim. Yung mga growers mismo, nalapitan natin yung mga talaga marunong na rin. Kasi kung ikaw mismo yung pag-aaralan mo from the beginning na ano, di, mahirap talaga. Hindi rin basta-basta. Like ito talaga na, fast track din talagang ano. Nung araw na pagpalago ka ng ganito, hindi? Noon po sir, parang ang gaganda po talaga, aros pantay-pantay po talaga. Anong araw, nagagawa niyo na yan talaga? Opo sir. Kasi dati 'di ba ang kalito yung ano dun dati bago naging
puro mais yung tinatanim. Puro tabako yan eh, di ba? Oo. Tabako, puro mga saplak. Oo, puro ganun yung mga tinatanim po natin. Puro, lato, puro no, ganun no, yung mga tinatanim no, niya dati. Tabako lahat naman po ito noon. Nung hindi pa pumasok ng seed production po rito, puro tabako lahat po ito. Walang mga komersya, puro pa. Pero ngayon eh, nung pumasok na, siyempre, kung naman po kasi sir eh, sariling gastos na lang kumpanya, kaya siyempre, tatanim ka na lang. Yung mga grower, kung minsan eh, wala namang ganon, walang pira, eh, siyempre utang, eh, may interest pa. Nagugi na mula, di na mula. Mabuti yung kumpanya, pag lugi ka, wala, walang utang sa kumpanya. Ganun ang mga kwan po nila. Ito naman, imagine kung mag-ano ka, tapos malasing yung tabako mo ng minsanan, ang sakit. Napakasakit. Talagang ano. Pag ganito na kalalaki. Kaya ano din, hindi mo rin sila ma-blame kung bakit ano. But marami sa kanila na hesitant din. Pero meron din naman talaga yung mga ano. Yung, pero marami nakatingin ngayon. Marami naman ngayon. Kasi ganyan yan eh. Mag-o-observe sila pag nakita nila ano. Meron sa iba-ibang barangay dito. Sa barangay yan, Barangay San Miguel. Meron iba na may kanya-kanyang private initiative na magtanim din ng tabako. Ganyan. Okay, lipat tayo. Ano, tingin. Ang kalito punta namin yung ano, San Joaquin. Magpapatay pa ako doon. Ah, sige. Sir, mauna nagpukaw, sir. Kuya, salamat ha. Iba-iba naman yung ano, iba yung nakafocus doon. Ang kalito, thank you ha. Ito palang Tito, malaki na yung ano, seedlings kasi kahit na i-transport mo pa. Hindi kami yung gumastos sa ano dyan. Sa pagpapalaki dyan. Tapos, diretso tayo dito. Yung transport lang yung ano, yung talagang medyo ano. So manual yung pag-harvest nila ng ano, ng bunga? Manual. Siguro dahil sa ano din, yun mataas yung value niya. So talagang mas prefer nila. Oo. Kasi imagine kung magkaroon ng fill fridge yan. Oo. Di ang laki kung mawala kung talaga ang value natin is yung seed, yung mismong seed niya. Ah, oo. Kasi along with the cob, nasa 25 pesos yung ano nila eh. Bili. Compared dun sa, yun yung price ng mais ngayon, napakababa ngayon. Nasa 12 dito. Grabe. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.